Nagpapasalamat lang ako sa lahat. Lahat kayong may parte kung bakit ko nabuo si Lena. Kaya maraming maraming salamat. Ganito lang talaga ako magmahal, Rigor. Gusto ko kasi lahat ng pagmamahal, oras, saka servisyo na mabibigay ko, binubuhos ko sa taong mahal ko. Parang ano yung relationship ko with my character kay Lena? Ano siya, love and hate relationship? May mga qualities, may mga characteristics siya na hindi gusto ko. Siguro first time ko yun na makaranas din ang character na may mga decisions na hindi ko nagugustuhan. Pero natutunan ko na magkaroon ng siguro more understanding and empathy dun sa character that para maitawid ko. Parang kailangan ko siyang intindihin talaga ng maigi kung saan ang gagaling sila na bakit niya nagagawa itong mga ito na sa umpisa challenge siya for me. Camille, si Lena, kasama ko sa trabaho. Ano kasamahan? Ako ng bagong asawa na Tito Rigol mo. Importante yung teamwork with the rest of the cast and crew. Yung respeto din sa isa't isa. Masaya ako kasi naranasan ko lahat yun, na-experience ko lahat yun. Every time na pumupunta ako sa set to work with these people, talagang ano eh, yung binibigay nila yung 100% nila all the time para sa ikagaganda nito. 5, 4, 3, 2, music lang, music! Music! Action! Tinding at ni Lena. Nakataba ko si Ma'am Charo Santos before, pero yung ganong klaseng eksena na physically challenging and demanding and okay, syempre may respeto ako with Ma'am Charo. So, medyo mahirap din siyang gawin. May resistance on my end para saktan siya. Siniiwasan din talaga namin na masaktan yung isa't isa. And mga last scenes ni Lena kasi I've always wanted to portray character na mentally unstable. Very challenging to do but at the same time very rewarding pag nagagawa mo na maayos. Justifiable bakit siya naging ganun din. Na-challenge ko, nahirapan ako but it's very rewarding na nakikita ko kung ano yung mga nagawa ko. Hindi mo siya mahal! Di ba? Hindi mo ba nakikita? Gusto ka niyang maging miserable kagaya ng miserable niyang buhay! Siyempre ang paboritong play sa Latindeng, si Marites, of course, and si Rigor, yung tatlong yun, and of course, si Roda. Gusto ko kasi yung rapport naming tatlo eh, si Miss Cherry Pie, of course, like Joey Lamangan, na nagulat ako kasi first time na sila makataba ako din. Hindi ko ina-expect na magiging ganun yung rapport namin. It wasn't like an effort to work with them eh. Sobrang dali. At the same time, nandun sa kailangan mong galingan din talaga kasi nakakahiya dito sa dalawang actors na to. Kung hindi mo rin gagalingan and kung hindi mo gagawin yung homework mo, kailangan pantayan sila eh. Nakakatuwa kasi very generous yung dalawang actors na nararamdaman ko na it's always a collaboration with them. Walang sapawan, walang, ito gagawin ko to just for the sake of my character para umangat. Walang ganun eh. Sa collaboration din. Tulungan pinag-uusapan before doing the scenes. The next CM, unang-unang gusto ko magpasalamat kasi pinagkatiwalaan mo ko sa character ni Lena. Gusto ko magpasalamat kasi kung hindi mo sa akin binigay din si Lena, di rin mag-iingay yung pangalan mo bilang actor pagdating sa mainstream eh. Sa tagal na magkakilala tayo, hindi ka nakakalimot and hindi ka nagbabago. Well, nagbago ka but in a good way. And I'm happy to see you grow and mature and like hindi ka tumitigil matuto and I admire you for that. Nagpapasalamat lang ako kasi pinigay mo rin kung ano yung gusto ko for the character. Sobrang laking bagay nun sa akin. And of course, yung una-una yung tiwala na pinigay mo sa akin. And para sa mga manonood ng Batang Kep, maraming maraming salamat po. Sana hindi kayo magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin panoorin at subaybayan ang Batang Kep. Thank you! Kasi kahit alam kong naiinis kayo kay Lena, andyan sa marami pa rin akong narinig and nakukuha na comments na nakaka-touch pa rin naman sa akin bilang
bilang actor. So, maraming salamat. Salamat na ako sa lahat. Kasi, yun ako. Kasi, hindi ko naman mabubuo din si Lena kung hindi dahil sa inyo. Lahat kayo may parte kung bakit ko nabuo si Lena. Kaya maraming salamat sa inyo. At hindi ako magpapaalam kasi nga babalik ako next year as a ghost. Direct CM as a ghost. So thank you guys and mahal na mahal ko kayong lahat. Thank you.